birthday, Brother George. Mapagpalang hapon po, nandito po tayo ngayon sa isang birthday celebrant sa akin pong kapatiran. At siya po ay isang workers and leaders ng church. Siya po ay kasamahan ko. Siya po ay si George Luarez. At take note, ang bahay nila, ang ganda po ng usubaw. Wow, napakaganda. Praise God. Oh, ito po. Oh. Wait a minute. Ito po. Purihin po ang Diyos. Hello, Georgette. Kumusta ka na? Bakit pwede ka? Gaganda naman yung mga mahihain. Ano? Yan po. Ito po ang 50 golden years. Yan. Ni George Luarez. Ang dami pong handa. Ayan po. Oh, ito paborito ko. Yan, sinok money. Yan po. Yan. Yan o. Oh. Ang tatim yan, patatim. Wow, patatim daw pala. Mukhang napakasarap eh. Sa kulay pa lang po, ang sarap na. Yan o. Grabe. Special ang pagkaluto. Kasi pag nag, ano na, Cleopatra, oh. Napakaganda. Yan po. Hello, George. Ano mo sasabi mo kay papa mo? Sa birthday ni papa mo? Jet, kumusta? Ano mo sasabi? Mapagpalang araw po. Donya, isang mapagpalang araw po na nakapanayam kita. Ano masasabi mo ngayon sa golden birthday ni Brother George? Siyempre, masaya kasi nakarating na sa aming edad. 50 years na. Marami siya lang. Si, ano na, Lord, kasi dumating siya sa ganyang edad. Oh, pre, malalang yung nangyayaring ganyan. Na nakarating siya sa 50 years old, na malusog, malaki sa pitawan. Praise God. Tsaka isabing, ayan, sige po. So isang pribileyo po na nakausap po natin si Sister Magic. Tunay nga po na blessing po yung umabot po ng 50 years old. Sa ngayon po kasi ang mga edad, mostly 40 na lang, agad-agad nagkakaroon ng maraming karamdaman. Pero biyaya po ng Diyos na umabot po ng 50 years old ang ating kapatid na si George Luarez. Nasaan ba si George yan? At nakapanayam po na isang pong blessing na nakausap ko po yung kanyang asawa. At napakasarap po niya magluto. Isang mapagpalang hapon, Brother George. Anong masasabi mo at inabot mo yung ganong edad na siyempre usually, di ba, ang iba hindi nakakatungtong ng ganon, madalang, di ba? Ikaw, sa kabila nun, 50 years old, parang 45 years old lang. Wow! ano masasabi mo? Ay, siyempre, unang-una, siyempre, ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil kung hindi sa Kanya, wala ako rito. Praise God. Lahat ng ginagawa ko, ito ay... kung hindi dahil sa Kanya, wala rin ako sa aking kinalalagyan. Kaya patuloy ako nagpapasalamat at nagpapagamit sa Diyos. Amen. Hirap at ginawa, eh, tinutuloy lang ang paglilingkod sa Diyos. Tama ka. Kaya, first time kong makabot ang 50 years. Oh, eh, siyempre, dapat ipaghanda. Tsaka nakaka-amaze, ano? Oh. Yung bang, maiisip mo rin na, ang sarap pala, umabot ka lang 50, walang sakit, walang naramdaman. Marami rin ako ng mga kaibigan, classmate. Na hindi lang umabot hanggang may mga sakit na ano, may mga high blood kaya mapalad tayo kasi nagiging maingat tayo sa kinakain. Kaya napakaganda yung napakabuti ng Diyos dahil nung umalis ang Panginoon, nag-iwan siya ng mag-guide sa atin, yung Holy Spirit, di ba? Kaya tayo ngayon na kahit simpleng bagay lang yung ating spirit, kahit yung kaluluwa at yung tuwa na dahil sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Kahit maliit na bagay lang, yung tuwang-tuwa na tayo. Continuous pa rin ba yung pag-inom ng warm water? Oo, regular na yun. Ang ganda, no? Oo, umaga. Take note po, mga kapatid, kasi si Brother George, kasama ko po siya sa pagle-lecture sa mga kapulisan. At the same time, parehas po kaming workers sa church noon.
Kaya ito pong taong ito, alam ko po ang character na ito, very humble po ito, at hindi po ito tulad ng iba. Kaya inabot niya yung 50 years old, kasi iba po kasi pag naglilingkod sa Diyos. Nakita naman po ninyo yung kanyang testimony na iba po pag nasa Panginoon. So kaya pala, ayun, ano ba ang sikreto ng isang Jones Luares at bakit parang hindi tayo tumatanda? Wala namang talagang sikreto eh. Ang malalaman mo na lang yung mga ginawa ng Diyos, ma-amaze ka na lang sa mga ginawa ng Diyos dahil yung patuloy kang naglilingkod sa Kanya, patuloy mong ginagawa yung Kanyang kalooban, patuloy kang nagpapagamit sa Kanyang gawain, doon pa lang, na-amaze ka na. Kaya napakabuti ng Diyos dahil talagang hindi totoo yung Kanyang sinabi sa Kanyang banal na kasalanan na hindi kayo iiwan, hindi pababayaan. Amen. Sa lahat ng ere ng buhay. Kaya ako, na-amaze din ako, hindi ko rin minsan hindi ko rin masabi sa sarili nyo paano ako nakarating sa ganitong kalagayan, paano ako nakilala ang Panginoon, dahil hindi naman ko naman talaga siya hinahanap eh. Kasi yung kagaya na sinabi ng kanyang salita na hindi tayo ang pumili sa Kanya, tayo ang pinili ng Diyos. Amen. Para maglingkod sa Kanya. Kaya napakabuti ng Diyos dahil ang kanyang mga anak eh, bagamat tayo ay nagdaga ng edad, yung ating puso hindi naman tumatanda. Praise God. Yun ang napakaganda mong sinabi. Baka masayahin ang mga anak ng Diyos. Oo, tama ka dyan. Yun ang napakaganda nun. No? Tayong mga dami mga nagtetestimony na nung dating hindi sila nakakilala sa Panginoon, sakitin sila. Meron tayong kapatiran na ganun. Oo. Sa isang taon, hindi daw siya pwedeng hindi siya madala ng ospital. Oh. Twice a year. Pwedeng hindi magkakasakit. Oo. Twice a year. Para kasing curse yan eh. Mm. Simula nung nagpagamit siya sa gawain ng Panginoon, imala. Nagbago. Hindi na siya nadala ng ospital. Praise the Lord. Mga simpleng ano na lang, lagnat, ubo, yun na lang mga nararanasan. Pangkaraniwan na lamang. Sa bagay, totoo yan. Kasi that was nung last week, nag-preach tayo ng word sa church. Meron po nagpatutuo this Monday, sabi niya, sa pamamagitan daw ng preaching natin, eh talaga daw, grabe daw ang iyak niya. Talagang nagulat yung pamilya niya, nagbago. Hindi na umiinom, hindi na nabubugbog ng asawa. At tuwan-tuwa siya, sabi niya, gusto niya every Sunday makadalo na ng gawain. Ang laki ng nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Tama ka dyan, brother Jun. Yung salita kasi ng Diyos, hindi naman yun pwedeng mahadlangan talaga. Kahit na gano'n na yung kalayo, nasa Amerika ka man, nasa ibang lugar ka man, kapag word of God yung narinig at yung puso mo na may open, maringin yun. O magpa-tuwid. Tutuwid ka ng Diyos. Sa ang ito mong view na ito. Kaya, kung ano man yung meron tayo ngayon, ipagamit na natin. Mga kapatid, ano man ang merong ka, ano man ang meron ako, ito'y sa biyaya ng Diyos na mong ka. Kaya huwag natin eh, pag malaki kung ano meron tayo ngayon, hindi ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Napakaganda po ng sinabi. Wala ang Diyos sa buhay po natin, ang sabi niya, Kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Oh, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya, totoo yun. Kaya kung wala tayo sa ating Panginoon, kahit anong gawin natin sa buhay natin, yumaman man tayo. Nang yumaman. Marami man tayo mga ari-arian kapag wala tayo sa ating Panginoon, basura lamang yan sa Kanya. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa pagpapaunlak mo, Mr. George Luares, at isa pong blessing na very inspiring yung message mo. At alam kong pag narinig to ng viewer natin sa ibang bansa, kasi worldwide kasi ang nanonood ng YouTube. At ang hanap kasi ng mga viewer, yung bang nai-inspired sila, yung hindi sila naboboring. At ang gustong-gusto nila yung nakikita yung atmosphere, yung magandang place. So, blessing ito na sa kabila ng lahat ay makarating kami dito sa pamamagitan ng pag-invite mo sa amin. At the same time, nakakamiss baga yun sa mahal natin. Ano? Siyempre, one spirit tayo. Take note, malapit na akong
Salamat, kapatid. Tunay nga na iba po talaga kapag tayo may takot sa Diyos, ano? Kaya nakaka-bless. Tsaka talaga nakita po ang nagustuhan ko rito, yung luto ni Sister Maggie. Magaling po siyang magluto. Take note talaga po. Ang gusto ko po luto niya is spaghetti. Yan. Tsaka yung sinasabi niyang, ano tawag niya? Patatim. At ito po yung kanyang bunsong lalaki. Ate Tess, ano masasabi mo sa birthday ni Brother George? Ah, ano masasabi mo sa birthday ni Brother George? Hindi mo ba siya babatiin? Pinabati. Happy birthday, Brother George. Salamat sa pag-invite. Ako nga, praise God, na-invitahan din eh. Oh, diba? Kita-kita tayo dito. Oh, hindi naman tayo... Kaibigan pa rin tayo. Ayan. Take note ba? Talagang donyang donya ka ha. Hindi pa rin nawawala yung pagiging doktor. Matutuwa si ano nito, si Aki mong si Esther pag napanood sa YouTube ito. Makikita ka na worldwide. Wow! Milan, Italy, Hong Kong. Amat po guys, andito po ngayon. Isa pong pribileyo na na-invite po tayo ng birthday celebrant. At huwag po natin kalimutan, Kamanas Variety TV, Julie Ebrio, Bingbing Dublin. At salamat po sa mga sponsors, sa mga viewer. Huwag po natin kalimutan, Brother Paz. God bless po. Salamat. Bye-bye.